Magandang umaga po sa atin lahat. Isang napakagandang araw ngayon. Noong October 28, 2021, sinimula na pong ipatupad ang pagpapalawig ng ating mga driver's license mula 5 years hanggang 10 years na ngayon. Gumawa po kasi tayo ng video tungkol dito, tungkol sa Republic Act 10930 na kung saan ay na-amend yung validity ng ating driver's license mula 5 years to 10 years na ngayon. Gusto ko lamang po magbigay ng clarification bago tayo magsimula kung sino-sino ba yung mga entitled na kukuha mag-apply ng 10 years validity. Bago po tayo pupunta doon, gusto ko lamang po magbigay ng clarification tungkol sa nabanggit ko doon na yung paragraph na kung saan nakasaad yung qualification ay under po pala. Hindi po pala under ng Section 23 kundi under po pala ng Section 2 ng RA 10930. Yung Section 23 po pala doon ay unang paragraph lang po pala, first paragraph ng Section 2 ng RA 10930. Pero yung paragraph 3 na kung saan nakasaad yung pagpapalawig at qualification, kung sino yung entitled doon, ay wala pong nagbago doon. Paragraph 3 pa rin yun, under ng Section 2 ng RA 10930. Ngayon, punta po tayo doon sa topic natin ngayon kung sino-sino po ba yung mga qualified o entitled na mag-apply ng 10 years validity ng ating mga driver's license. Unang-una, alamin po natin kung ano po ba yung Republic Act 10930. Unang-una, yung act na yun ay yung act rationalizing and strengthening the policy regarding driver's license by extending the validity period of driver's license and penalizing acts in violation of its issuance and application, amending for this purpose Section 23 of Republic Act Number 4136 as amended by Batas Pambansa bilang 398 and Executive Order Number 1011, otherwise known as the Land Transportation and Traffic Code. Yun po yung Republic Act 10930 na kung saan ito yung nag-amend sa validity ng ating driver's license mula 5 years to 10 years. Ngayon, punta tayo dun sa kung sino ba ang pwedeng mag-avail o sino ba ang title dito. Sino po ba yung mga qualified? May sinet po kasi ang LTO dito na kung sino yung mga qualified o entitled na kukuha. Isa lang naman po yung kanilang qualification . Doon po yung sabi ko sa under ng Republic Act 10930 Section 2, under ng Section 2 sa paragraph 3, doon po kasi nakasaad yung qualification kung sino yung mga entitled. Sabi po doon sa paragraph 3, any holder of a professional or non-professional driver's license who has not committed any violation of Republic Act 4136 and other traffic laws, rules, and regulation during the 5-year period shall be entitled to a renewal of such license for 10 years. Ayan po, maliwanag po na sabi niya doon kasi na any holder, sino man po sa atin ang holder ng any driver's license, mapa-professional man po yan o non-professional driver's license, basta wala ka pong na-commit na any traffic violation sa Republic Act 4136 saka other traffic laws, rules, and regulations sa loob ng 5 taon, ay qualified po tayo, entitled tayo na kukuha, mag-apply ng 10 years validity ng ating driver's license. Yun po yung pinaka-qualification ng LTO kung sino yung pwedeng mag-avail o kukuha, mag-apply ng 10 years validity ng ating mga driver's license. Para naman po sa mga hindi qualified o may na-commit na violation, traffic violation, kung may na-commit ka, okay lang naman po yun. Sa susunod, pwede ka na mag-apply basta wala ka lang violation. Ang maa-avail mo lang ngayon, steady ka, remain pa rin sa 5 years. Kahit may violation ka, remain ka naman pa rin sa 5 years validity ng driver's license natin na pwede ka pa rin mag-apply sa 5 years validity ng ating driver's license. Yun lamang po yung pinaka-qualification ng LTO. Dapat, unang-una, wala kang traffic violation within 5 years. Kung meron kang traffic violation, you are not qualified
or you are not entitled for this 10 years validity ng ating mga driver's license. Para lamang po ito sa mga walang violation, walang na-commit na any traffic violation dun sa Republic Act 4136 at any other traffic laws, rules, and regulations. Basta wala kang na-commit, qualified po tayo, entitled po tayo, nakukuha ng 10 years validity ng ating mga driver's license. Saka isa pa, meron silang dinagdag na requirements. Comprehensive driver's education. Yun po yung isa nilang requirements. Bago tayo mag-renew, kailangan meron kang certificate ng comprehensive driver's education. Yun po yung naidagdag na requirement sa pag-renew ng ating mga driver's license. Sabi po dun sa post nila, ng post ng LTO Philippines sa kanilang FB page, dun lamang po sisimulan noong October 28, 2021, dun lamang po muna sisimulan sa Central Office, sa Licensing Section sa Quezon City Licensing Center. Dun po lang muna sinimulan noong October 28. At sa November 3 naman, sa buong LTO offices NCR, magsisimula din pong ipatupad. Magsisimula din po silang magpatupad ng 10 years validity ng ating driver's license. Outside NCR, sabi nila doon, sa mga LTO offices outside NCR, sa mga province, mag-antay lamang po tayo ng kanilang susunod na anunsyo kung kailan din nila ipapatupad sa mga provinces, sa mga region, kung kailan magsisimulang ipatupad ang act na ito, ang validity, 10 years validity ng ating mga driver's license. Para sa po, para po sa mga nagtatanong kung pwede bang mag-avail yung mag-change classification ng kanilang driver's license. Halimbawa, mag-change classification ka mula non-pro, magre-renew ka ngayon to pro, makaka-avail ka po ba, entitled ka po ba sa 10 years validity kung mag-renew ka, non-professional ka ngayon tapos isabay mong ng renewal ng professional tapos i-avail mo yung 10 years. Pwede po yun, wala pong nasabi doon sa Republic Act 10930 na hindi pwede. Pwede po yun. Isasabay mo yung renewal ng classification mo, change classification ng driver's license mo from non-prop to prop, tapos pwede kang mag-avail ng 10 years validity, provided lang po na wala tayong na-commit na violation, ay entitled po tayo na makakakuha ng 10 years validity ng ating mga driver's license. Yun po, yung Republic Act 10930, ito po yung act na nagpapalawig ng ating mga driver's license, validity ng driver's license natin mula 5 years hanggang 10 years. Kaya sa mga may mga violation po, sa susunod po na magmamaneho tayo, paalala lang po ulit, mag-ingat po tayo, lahat ng traffic, laws, rules and regulations ay sundin po natin, mga traffic enforcer na nakakasalamuhan natin sa kalsada, respetuhin po natin sila, sundin po natin kung ano yung ipinapatupad nilang batas kasi para din po yun sa ating mga kaligtasan. Tulad po ng sabi ko, anytime na nagmamaneho tayo, nasa kalsada tayo, be a responsible and law-abiding driver always. Lagi po tayong magpasensya, magpakumbaba sa mga kapwa natin driver, rider, para maiwasan po yung gulo at away sa kalsada. At syempre, hindi ka makakommit ng any traffic violation. Para sa susunod, ay qualified ka na, entitled ka na makakakuha ng 10 years validity. Yun lamang po, sana po meron po kayong natutunan sa mga video na ginagawa natin. Maraming salamat po sa panonood. Sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin po yung ating notification bell para makuha-notify kayo lagi kapag mag-upload ako ng bagong video. Marami pa po tayong pag-aaralan tungkol sa mga traffic laws, rules and regulations. Kaya tutok lang po kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.